Manuel. Corazón. Isa sa mga batikang artista na nakilala noon, at hinahangaan maging ng mga henerasyon ngayon ay si Boots Ansenroa. Siya ay isa sa mga nirerespetong artista, na naging inspirasyon ng marami at nagpakita ng tunay na talento sa showbiz. Si Boots ay nagsimulang sumikat bago matapos ang dekada 60, na naging paboritong leading lady ng mga sikat na aktor noon. Maliban sa pag-arte, siya rin ay kilalang kolumnista, editor, lecturer, producer, at nakatanggap ng maraming pagkilala mula sa iba't ibang award-giving bodies sa ating bansa. Alamin natin ang buhay at mga karanasan ni Boots sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Si Maria Elisa Ansenroa, na mas kilala sa kanyang screen name na Boots Ansenroa, ay ipinanganak noon January 30, 1945 sa Maynila. Ang kanyang ama ay kilalang aktor na si Oscar Moreno, at ang kanyang ina naman ay si Belen Cristobal. Siya ay panganay sa apat na supling ng mag-asawa, na may taas na 5 talampakan at 6 na pulgada. Si Boots ay nagtapos ng elementarya at high school sa Assumption Convent, at kumuha ng kursong AB Major in Speech and Drama sa University of the Philippines. Noon kanyang kabataan, ay pinangarap ni Boots na pumasok sa kumbento at maging isang madre. Subalit ang kanyang landas ay hindi para sa pagmamadre, sapagkat siya ay napunta sa mundo ng entertainment katulad ng kanyang ama. Maliban dito, ay maaga rin nakapag-asawa ang dalaga, at ikinasal noon June 5, 1964 kay Pete Roa, sa Assumption Church sa Maynila. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng mga supling ng panahon iyon, na sila Lea at Joey, na kalaunan ay nasundan pa nila Chiki at Benjo. Dahil sa maagang exposure sa industriya ng pelikula sa pamamagitan ng kanyang ama, si Boots ay nabigyan din ng tsansa na makapag-artista. Nakatulong din ang kanyang karanasan sa mga tanghalan nang siya ay nasa kolehiyo, dahil na rin sa kanyang kinuhang kurso. Si Boots ay unang nakita sa pelikulang El Perro Gancho noon 1968, kung saan siya ay nagpakita ng natural na talento sa pag-arte. Ito ay agad na sundan ng Siete Dolores sa parehong taon, at siya ay na-nominate bilang Best Actress sa FAMAS para sa pelikulang ito. Hindi man siya ang nag-uwi ng trophy sa taon iyon, ay nagbunga naman ito ng maraming iba't ibang proyekto para sa kanya. Sa kabila ng pagkakaroon ng asawa at mga anak, ang aktres ay nakapagbuo ng wholesome image sa pinilakang tabing, kahit ng mga panahon ito ay nagsisimula ng lumaganap ang mga bomba films. Ilan sa kanyang naging mga pelikula ay ang Darna at ang Planet Woman, ang Kawatan, Adriana, at Leslie noon 1969. Sino ang aking ina, Wanted Perfect Mother, Santiago, at Living Doll noon 1970. Bibora, I Love Mama I Love Papa, Kung Bakit May Tinik ang Mga Rosas, at ang Kampana sa Santa Quiteria noon 1971. War Shock, Paru-parong Itim, Bahaghari, Hindi Nasisikat ang Araw, at Huwag Kayong Maglaro ng Apoy noon 1973.
Hiwaga sa pulong Pasig. Tama na Erap. Dalawa ang nagdalang tao sa akin. Alaala mo daigdig ko. At isang gabi tatlong babae noon 1974. May isang chuper ng taxi, postcards from China, ang pag-ibig ko'y huwag mong sukatin, at pagsapit ng dilim noon 1975. Hatiin natin ang gabi, malabanan, mga mata ni Angelita noon 1978, at marami pang iba. Sa kahabaan ng kanyang career sa showbiz, si Boots ay lumabas sa mahigit 150 mga pelikula, at nabigyan ng mga pagkilala sa kanyang mga ipinamalas na husay. Ilan sa kanyang mga nakuhang awards, ay FAMAS Award for Uplifting the Movie Industry noon 1976. Outstanding Movie Personality sa PMPC noon 1979. Outstanding Parents of the Year ng Gintong Ina Foundation mula 1994 hanggang 1998. Outstanding Women in Media ng Philippine Women's University noon 1995. Best TV Actress ng 22nd Golden Globe Awards noon 2014, at marami pang iba. Si Boots din ang isa sa dalawang aktres na nagwagi ng Best Actress Award mula sa FAMAS noon 1972, habang ka-share ang kapwa-aktres na si Vilma Santos sa nasabing award. Nang mabawasan ang paggawa ng mga pelikula sa pinilakang tabing, si Boots ay nag-venture naman sa paglabas sa mga programa sa telebisyon. Siya rin ay naging writer at kolumnista sa ilang publications, tulad sa Manila US Mail mula 1992 hanggang 1993, issue noon 1998, at contributor sa Philippine Daily Inquirer mula 1995 hanggang sa kasalukuyan. Si Boots ay naging lecturer din ng mga topic tungkol sa media, communications, culture, performing arts, public and human relations, women, family and values. Sa dami ng kanyang mga naging aktibidad sa loob at labas ng limelight, ay nakuha din ni Boots na ma-involve sa mga charity organizations na tumutulong sa mga nangangailangan. Siya ay naging direktor at board member sa National Commission on the Rehabilitation of the Disabled noon 1979. Direktor sa UPPGH Medical Foundation noon 1979 hanggang 1981. Direktor ng Philippine National Red Cross mula 1980 hanggang 1982. Public Relations Officer ng Assumption Alumna mula 1987 hanggang 1993, at marami pang iba. Minsan din tumakbo sa pagkasenador ang aktres noon 2004, sa ilalim ng koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino o KNP, at naging presidente ng Movie Workers Welfare Foundation Incorporated mula 2002 hanggang 2020. Sa kanyang napakahabang mga achievements sa buhay, sinasabing ang aktres ay isang simpleng tao lang sa likod ng kamera. Siya ay mahilig magbasa sa kanyang bakanteng oras, at paboritong ulam ang kare-kare noon. Ayaw niya sa mga taong hindi tapat at sinungaling, at naniniwala siya sa kasabihang live and let live. Siya rin ay responsable pag nagtatrabaho, at palaging gustong mayroon ginagawang activity na kanyang pagkakaabalahan. May pagkakataon din na ang kanyang pamilya ay pansamantalang nanirahan sa Estados Unidos noon dekada 80, na kalaunan ay nagbalik din sa ating bansa, dahil sa kagustuhan ng kanyang asawang si Pete. Isinakripisyo niya ang umaangat na administrative career sa Amerika, upang bigyan daan ang kahilingan ng kanyang asawa na muling manirahan sa Pilipinas. Si Boots ay agad nagbalik sa kanyang mga public service activities, habang paminsan-minsan ay nagkakaroon ng pagganap sa pelikula at telebisyon. Siya ay nabigyan ng Lifetime Achievement Award ng FAMAS at Star Awards, at nagpatuloy din sa kanyang mga charitable works. Noon 2007, isang malaking dagok ang dumating sa buhay ng veteranang aktres, nang pumanaw ang kanyang asawang si Pete, matapos ang mahigit 4 na dekadang pagsasama. Subalit ang buhay ay nagpatuloy, at si Boots ay nag-focus sa kanyang mga aktibidad bilang isang civic leader at artista.
Sa edad na 71, si Boots ay nakatagpo ng ikalawang pag-ibig, sa katauhan ng international lawyer na si Attorney King Rodrigo, at muling nagpakasal sa ikalawang pagkakataon noon June 14, 2014, sa Archbishop Palace at Villa San Miguel sa Mandaluyong. Sa kasalukuyan ay 76 na taon gulang na ang batikang aktres, na mayroon pa rin malusog na pangangatawan. Siya ay hindi kinakakitaan ng senyales ng paghinto sa kanyang mga aktibidad, bagkus ay patuloy pa rin humahanap ng mga gawain na makakatulong sa mga nangangailangan. Siya rin ay patuloy na aktibo sa showbiz, at kasalukuyang makikita sa TV seryeng Mano Po Legacy, The Family Fortune ng GMA Network. Kung titingnan ang buhay ng isang Boots Anson Roa, ay makikitang halos wala siyang naging pahinga sa kanyang mga ginagawa sa loob at labas ng limelight. Si Boots ay nagbigay ng inspirasyon sa marami, at iniidolo ng maraming makabagong artista ng henerasyon ngayon. Siya ay may natural na talento sa pagiging artista, at talino na kanyang ibinahagi sa mga organisasyon na kanyang pinamunuan. Siya rin ay walang sawang tumutulong sa abot ng kanyang makakaya, habang patuloy na nagsisilbi bilang may bahay sa kanyang asawa, at ina sa kanyang mga anak. Si Boots ay isang tunay na kahangahangang babae, na narating ang tagumpay sa buhay, nang dahil sa kanyang pagsisikap at dedikasyon na ipinamalas. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Boots Anson Roa, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.